Hello, good morning po. Ayan, kamusta po ang bawat isa? Amen. Ayan, no, kanina ay talagang napakasarap magpuri, magpasalamat. Amen po ba? Kasi no, sa mga kanta ay pinaalala ng Diyos kung sino siya sa buhay natin, no? Ay talaga naman, no, ang Diyos kahit kailan, hindi tayo iniwan. Amen? Pwede ba ang palakpakan pa rin natin ng Panginoon dyan? At kanina, no, yung narinig nating salita through Kuya Kaloy, no, talagang tayo ay wonderful na nilikha ng Diyos. Amen? Ayan. So, dahil dito, no, karapat dapat na mag-respond tayo. Amen? Hindi lang ito ating ma-experience, kundi ang Diyos, karapat dapat ay may maramdaman din sa atin, no? Naalala ko yung word ng Panginoon, no? Dahil ang napakadakila ng pag-ibig ng Diyos, naniniwala ko, pag-ibig din ang dapat na i-respond natin sa Kanya. Amen? Naalala ko yung John 40, no? If you love me, you will obey all my commandments. No? So through our obedience sa Diyos ay naipapadama natin yung pagmamahal ng Diyos. No? So kaya sa umagang ito ay naniniwala ko na ito yung nais ng Diyos na respond natin. No? At muli ay salamat sa Panginoon. Talagang salamat. Talagang tayo ay nananampalataya na sinagot ng Diyos yung ating panalangin. No? Talagang sabi nga ni Pastora, no, ang Diyos ay our God is a sovereign God. No, minsan parang di natin maintindihan, no? Pero ilagay lang natin sa kamay ng Diyos, magtiwala tayo. At habang may nananalangin sa ating bansa, mararating ng ating bansa ang maganda niyang destiny. Amen? Kaya hindi tayo titigil, manalangin. Amen? Amen. Praise the Lord. Sa umaga pong ito ay papasok na po tayo, no, doon sa tema natin, panibagong tema. Kasi nung nakaraang buwan at talaga nagano pa tayo, nag-overtime pa tayo, no, ng ilang linggo kasi napakahalaga po. Napakahalaga po na mas maintindihan po natin, no, kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal, no, sa bansa natin. No, kaya salamat sa Panginoon at ngayon ay muli inilalagay tayo ng Panginoon sa isang kalooban niya na nais ng Panginoon na maintindihan, malaman natin, mga kapatid. No, hallelujah. So, ang ating pong tema sa umagang ito ay visionary servant leader. No, anong ito po ay aking nakita yung tema natin. Medyo sabi ko parang medyo nahirapan ako ng konti, no, kasi sabi ko parang ito ay sa leader. Ito ay parang nasa level ng mga workers, ito ay bababa sa church. So, hindi lang leader ang naim dito, hindi lang workers, kundi mga member. Pero, nakita ko, no, na talagang ito ay may connection sa atin as a church, mga kapatid. No, na makikita natin dito na hindi aksidente na narito ka at hindi at may plano ang Diyos, dadating ang panahon, hindi ka lang nakaupo, ikaw ay magiging leader din. Amen? Amen. Kasi ang plano ng Diyos ay pataas ng pataas, mga kapatid, ang plano ng Diyos. So sige po, tayo po ay dumako na sa mensahe. Ulitin ko po, ang ating pong tema sa buwan na ito ay
visionary servant leader. So sige po, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, O God, hallelujah. Father God, muli, kami ay patuloy na lumalapit ng may pagpapasalamat sa inyo. Patuloy namin kinikilala ang salita mo ay pagpapala sa buhay namin. Salita mo ang nagbibigay sa amin ng malinaw na direksyon kung ano ang layunin ng aming mga buhay. Lord, even kami po, hindi lang ang aming bansa, kami na church ay mayroon pong destiny, Panginoon. May destiny, Panginoon, ang bawat isa. Mayroong high calling, O God. Mayroong greatest purpose, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Kaya sa umagang ito, gamitin niyo po, Diyos, ang mensaheng ito upang ito ay aming makita ng bawat isa. Maunawaan, patuloy namin inaanyayahan ng banal mong Espiritu sa umagang ito na siya nga pong gagawa, kikilos hanggang sa matapos po ang pag-aaral namin ng iyong mga salita. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So dahil yun din po, ako rin po ginawa ko, ano ba ang ibig sabihin ng visionary servant leader? So tiningnan ko rin po, at yun nga po, English pa siya, kaya buti nila may asawa akong magaling mag-translate. Sige nga, love, ano mga sa Tagalog yung servant, visionary servant leader? Ang ibig sabihin po ng visionary servant leader ay isang tagapanguna na malinaw niyang nakikita kung ano ang nasa hinaharap at kung ano ang kailangang gawin at tapusin ayon sa ibinigay sa kanya ng Diyos na direksyon at pangitain. Si Jesus ang perpektong halimbawa ng isang visionary servant leader. Ang kanyang pangitain ay nakatuon sa kaligtasan ng sangkatauhan. Humirang siya ng kanyang mga alagad para maging tagapanguna rin katulad niya. At ang Diyos, mga kapatid, take note, at ang Diyos na humihirang ng mga mangunguna pa upang palawakin ang kanyang kaharian, upang abutin ang susunod na henerasyon, mga kapatid. Naalala ko po yung sa Matthew 28, diba? Sabi ng Panginoong Jesus, no? Makikita mo doon na talagang tuloy-tuloy yung pagsasalin ng vision at tuloy-tuloy sa mga magsasalin. Kasi sabi mismo sa mga disciple, go and make disciple. Sana sinabi ng Panginoon, okay na kayo, humayo na kayo. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. So ang vision ng Lord, mga kapatid, magpapatuloy. Mayroong mangunguna. Mayroong pa rin mangunguna, mga kapatid. Pinangunahan ng mga alagad noon at naisalin. Salamat sa mga nag-respond dahil umabot sa atin ang good news. Dahil may mga nag-respond, may mga tumanggap ng challenge na maging leader, mga kapatid. At hanggang ngayon, mga kapatid, hindi nagbabago yung nais ng Panginoon, lalong-lalo na sa church, mga kapatid. May challenge, no? May challenge na ibinababa ang Panginoon. Naalala ko pa rin yung sabi ng Panginoon, sabi niya, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani, mga kapatid. No, nakita ko doon, ang strategy ng Lord lagi ay talagang mag-multiply ang mga leader, mag-multiply ang mga workers, sa ganon, mas malaki ang magagawa. Mga kapatid, hanggang ngayon, iyon pa rin yung challenge ng Lord sa atin. Kaya hindi aksidente, nakaupo ka na lagi ko, pag pumupunta ako dito, lagi ko nakikita, parang mas marami yung kabataan. Hindi aksidente, mga kapatid, mga kabataan. Mayroon challenge ang Diyos na inilalagay sa puso nyo. Ang sabi sa 1 Corinto chapter 11 verse 1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Itong word na ito ang
ang nagbigay sa akin ng paraan para makakonek ako doon sa pinaka-tema natin. Paano ba to ibababa itong visionary servant leader? At ito yung pinaalala ng Panginoon sa akin, maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. No? Kung paano si Pablo tinutularan niya si Jesus, sabi niya, kung tinutularan ko si Jesus, tularan niyo rin. Ako, katulad ng pagtulad ko kay Jesus. Ang ibig pong sabihin, kung si Jesus ang ating Panginoon, dapat nating gayahin kung paano siya namumuhay, mga kapatid, sa mundong ito. Mga kapatid, sino yung ginagaya natin ngayon? Sino yung sinusundan natin ngayon? Bilang iglesia, bilang church, bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, dapat si Jesus ang ating Panginoon. Siya yung perfect, no? Na talagang dapat nating sundin. Kung si Jesus ang Panginoon natin, dapat si Jesus ang nasa unahan natin at sinusundan natin. Paano siya namuhay bilang visionary servant leader sa mundo? Paano siya? So ito po yung pinaka-text natin. Sabi sa John 17 verse 5, nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Yamang binigyan mo siya ng awtoridad sa lahat ng lama upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat na ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan. Ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ko sa iyong harapan ng kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Dito po ay pinakita ng Panginoon ang tatlong katangian ng isang servant leader, ang isang visionary servant leader sa katauhan po ng ating Panginoong Jesus na pwede po natin talagang ito po yung maging pattern natin, no? Para marating natin yung vision ng Lord, yung pangarap ng Lord sa iyo at sa akin. Na hindi ka lamang magiging ordinaryong Kristiyano, hindi ka lamang laging uupo diyan, kundi ikaw sa darating na panahon, ikaw rin ay mangunguna, ikaw rin ay magiging leader. Mga kapatid, napakagandang siguro para na-imagine mo, no, nagtitipon-tipon ang lahat ng leader, ang lahat ng workers. Mga kapatid, even kumbaga parang ano eh, no, yung kasi nakikita ko sabi ko dito sa message na ito, paano maabot yung isang, sabihin natin, ordinaryong Kristiyano. Kapatid, kung ikaw ay bagong Kristiyano lang, kapatid, no, ay talagang ito, may pangarapan Diyos sa iyo. May pangarapan Diyos sa iyo. May plano ang Diyos sa iyo. Naalala ko nung ako ay bago rin, bagong Kristiyano, pero nahin doon ako, sumasama na ako sa ministry, nakaupo ako dyan. Habang si Pastor Manny nagpipreach dito, sa nakakilala kay Pastor Manny, habang nahin doon ako, sabi ko sa puso ko, gustong-gusto ko maging katulad ni Pastor Manny. Gustong-gusto ko mag-share katulad ni Pastor Manny. Nahin doon lang ako, pero hindi ko alam na dadating ako na magpipreach ako. Inilalagay na ng Diyos sa puso ko. Naglalagay na ng Diyos ang ng desire. Nagsimula sa desire ang Diyos sa puso ko. Hindi ko alam kung paano mangyayari yon. Pero nangyari sa biyaya at tulong ng Panginoon. At mangyayari niya hindi sa'yo. Sabi mo nga sa katabi mo, mangyayari rin yan sa'yo.
Amen? So tingnan po natin. Dito po ay tatlong bagay ang nakita ko. Number one po, bilang isang visionary servant leader, dapat malinaw ang layunin ng Diyos sa buhay niya. Nakita ko kay Jesus, kay Lord, napakaklaro kung ano ang dahilan ng pagpunta niya sa lupa. Kung ano ang dahilan ng pagiging 100% na tao nung siya'y dumating sa lupa, malinaw na malinaw sa kanya ang purpose ng buhay niya. Pangalawa, nakita ko, hindi lang ito malinaw sa kanya, kundi ipinamuhay niya yung purpose ng Lord sa buhay niya. Pangatlo, nakita ko po, tinapos ni Lord yung purpose ng buhay niya dito sa lupa. Ang naging resulta noon, ang sabi, Ama, pinarangalan kita dito sa lupa. Kung gusto nating maluwalhati ang Diyos, talaga, maluwalhati natin ang Diyos sa buhay natin, dapat yung purpose ng Lord ang buhay natin. Yung purpose ng Lord ang tinatakbo ng buhay natin. Mga kapatid, kahit ano pa, kung kahit ikaw ay nagwo-work, ikaw ay nag-aaral, no, ikaw ay may pamilya, kapatid, hindi nawawala ang purpose ng Lord sa buhay mo. Hindi nawawala yung plano ng Diyos sa buhay mo. Binata pa ako, nag-house to house kami. Binata pa ako, napunta ako sa church, may dala akong isang pamilya na bina-Bible study ko, nagkaasawa ako, ganoon din ang ginagawa ko, nag-evangelize, nagba-Bible study, no? At wala pa ang church sa Noveleta. Nakatayo na yung church sa Noveleta, mga kapatid, bago ako nag-full-time. Nakatayo na yung church, may tao na yung church, nagtatrabaho pa ako sa pabrika. Kahit na nagtrabaho ko, nagkaanak ako, andun pa rin yung purpose ng Lord sa buhay ko na patuloy kong ginagawa, mga kapatid. Dapat ganun, hindi nawawala. Hindi nawawala. Hindi nawawala, mga kapatid. Alam nyo, kasi nakikita ko talaga. Nakikita ko, no, pagka nag-aral na, kapag nagtrabaho na, kapag nag-asawa na, arang nagbabago yung ano eh. Nagbabago yung priority, nagbabago yung ano ng Lord sa buhay niya. So mamaya titingnan, papakita pa rin ng Panginoon sa atin. Mamaya. So number one, nakita ko po dyan, malinaw ang layunin. Sabi sa John 17 verse 2 to 4, no, sabi roon. Kasi sabi ng Panginoon, Ama, pinarangalan kita dito sa lupa. Ginawa ko, tinapos ko yung pinagagawa mo sa akin. Ang ibig sabihin, nakita natin dyan, malinaw kay Jesus kung anong layunin ng kanyang buhay. Malinaw po sa ating Panginoon. Isa-isahin po natin, no? Ano yung alam niya, kaya nga sinabi niya, no? Na nagpe-pray siya, sinabi niya yung sarili niya. Ang sabi sa verse 2, ang sabi niya, siya, alam niya siya, nagpunta siya sa lupa para magbigay ng buhay na walang hanggan. Nagpunta siya rito sa lupa, verse 3, para ipakilala ang Ama. Nagpunta siya rito sa lupa para ipakilala kung sino siya. Siya ang tagapagligtas, siya ang Panginoon. No? At sa verse 4, nagpunta siya rito para parangalan ng Ama. Malugod ang Ama sa kanya. Paano? Gawin at tapusin ang pinagagawa ng Ama. Alam niya. Yung kanyang ginagawa, alam niya yung ginagawa niya. Alam niya yung purpose ng buhay niya. Tayo, mga kapatid, alam ba natin yung purpose ng buhay natin? Alam ba natin ano yung tawag ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano? Ang sabi sa Lucas chapter 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Malinaw kay Lord ang purpose ng buhay niya
Sabi dito, dumating siya para hanapin at iligtas ang nawawala. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubo. Si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Ako ang pangunahin sa mga ito. So, alam ng Lord at alam ng mga alagad kung anong purpose ng buhay ni Lord dito sa lupa. So dapat bilang mga Kristiyano, malinaw sa atin yung purpose ng Lord. Malinaw sa atin yung dahilan kung paano tayo mamumuhay bilang Kristiyano. Mga kapatid. Kaya nga, binalik ito ng Lord sa akin. Paano natin ito ginagawa sa ating iglesia? No, talagang ano, matuwa tayo sapagkat hindi lahat ng church ay ganito. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit talagang makikita nyo, andyan, talagang lagi-lagi quiet time, lagi-lagi Sunday, ini-encourage. Bakit? Kasi may purpose ang Lord. Hindi lang tayo nain dito para makinig lang ng makinig. Uuwi, babalik tayo sa buhay natin. Hindi. Kaya pinapakita ngayon ng Panginoon, ano ang direksyon ng JGIA? Taga-JGIA ka ba? Magpasalamat ka, taga-JGIA ka. Bakit? Malinaw ang layunin ng Diyos sa JGIA. Malinaw ang ating takbuhin. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. Hindi tayo nangangapa. Napakalinaw ng purpose ng Lord sa JGIA. Kaya kung ikaw ay taga-JGIA, maging masaya ka. Hindi ka naliligaw, kapatid. Hindi ka naliligaw. Unang-una, ano ba ang ginagawa ng mga taga-JGIA? No? Unang-una, klaro ang bisyo natin. Ano yung bisyo natin? John 15:16. Humayo, magbunga, manatili ang bunga. Klaro ang mission natin. Klaro kung anong gagawin natin. Klaro kung ano ang mga resulta na mga pagsasanay natin. Ano ang magiging result? Pagbubunga. Hahayo tayo. Magbubunga tayo. Mga kapatid. Pangalawa, yung core values. Ano yung core values? Ito yung Sunday message. Mga kapatid, yung mensahe po, bawat Sunday, hindi po ito hula-hula. Na ano kaya ang message ko ng mga tumatayo dito? Ano kaya ang message ko sa Sunday? Teka, kukuha ako ng ballpen. 1, 2, 3. Pipili ako dito. Sino sa tatlong ito ang i-message ko? Ito o ito? Ito, totoo ba? Oo. Okay. Itong pangalawa. Hindi po ganoon. Bawat linggo ay merong binibigay sa amin na direksyon sa inyo. Alam nyo, sa Nobeleta, tayo-tayo na lang to, ha. May nagtampo sa akin isang pamilya. Kasi medyo parang naanuhan ko ng pag-Sunday. Kasi parang napapasing ko, parang ang Sunday ang pinaka at parang ang Sunday ang laging napipili. Pero ano na po, okay na kami. Okay na. Teka, inom muna po ako. May katwiran naman po yung nagsabi. Workers din. Pastor, kasi may yung Sunday kasi, ano naman, yung kasi yung nanay niya magse-celebrate ng, kung di ako nagkakamali, 50 years. So, i-celebrate ng buong family. Kaya, Pastor, sa Sunday, wala po kami. No? Kaya, sabi ko, baka naman pwede na after na lang. Pagka sumimba kayo, saka kayo mag-outing, mas masaya. Sabi ko, mas masaya.
Nasundan pa ng mga pag-uusap namin, medyo nagtampo pala. Nagtampo sa akin. So kaya, nagkaroon ako ng isang, nakabasa ako sa Bible na hindi may iwasan yung mga pagkatisod. Sabi ko, Lord, hindi pala may iwasan to. Kailangan solusyonan namin to. Isinama ko to sa aming meeting. After nung aming, first quarter na meeting, sinama ko to about relationship. Nag-open ako sa kanila. Sabi ko, para magtagpo tayo, alam nyo ako at alam ko rin kayo, magtagpo tayo, mag-open ako sa inyo. So, sino si pastor? Sabi ko, number one sa akin, mahalaga ang Sunday. Kaya lagi ko yung sinasabihan ko kayo kasi mahalaga sa akin yan. Tsaka yung Sunday, hindi akin yan. Kay Lord yan. Kay Lord yan. Sabi ko, maliban na lang talagang emergency o mga talagang napakahalaga. Kaya ka hindi ka aate ng Sunday. So, yon. So, okay naman po na kasi na-open ko na. Kasi sabi ko, matagal na natin problema yan. No, na napapansin ko. Ako kasi talagang tahimik lang ako eh. Hindi ako masalitang tao pero nasakit ang puso ko. No, pagka ganoon. So, at ngayon, gusto ko rin linawin sa inyo. Gaano kahalaga ang Sunday? Kasi sa Sunday, ibinababa yung tinatawag na core values. Ano yung core values? Paano tayo mamumuhay? Paano malinaw na pamumuhay natin bilang Kristiyano? Meron tayong talagang buhay na dapat ipamuhay. Hindi tayo katulad ng mundo. Meron talagang ibinigay, sabi nga ng Panginoon, binigyan tayo ng isang bagong buhay, isang bagong sistema ng buhay. Kasi yung sistema natin noong nakaraan, napahamak tayo. Yung sistema ng pamumuhay natin, noong una, ang nasusunod, sarili natin. Kaya napapahamak tayo. Bakit? Limitado tayo. Hindi natin alam ang mga mangyayari, yung mga desisyon natin. Kaya malimit, mga kapatid, hindi ang Diyos ang nagdadala sa atin ng mga pangit na resulta sa buhay natin. Yung mga desisyon na nagagawa natin, yun ang nagdadala ng pangit na gusto ng Diyos maiwasan natin. Hindi kasi yan ang gusto ng Diyos eh. Ang sabi ng Lord, ang gusto kong buhay, buhay na ganap at kasiyasiya sa iyo. Pero bakit nakakaranas ka ng ganyan? Bakit nakakaranas tayo ng ganito mga buhay na parang napakahirap? Kasi maaari hindi tayo naka-align doon sa purpose ng Lord sa buhay natin. Wala tayo doon. Kasi ang Diyos natin mabuti eh. Hindi yan tayo dadalhin sa masama eh. Lagi dadalhin tayo niya sa mabuti, dadalhin tayo niya sa pagpapala, dadalhin tayo sa maayos na buhay. Yan yung Diyos natin. Yan yung Panginoon natin, mga kapatid. Kaya nga, every Sunday, ang Diyos ay nangungusap sa atin. Anak, ito yung buhay na gusto ko sa iyo. Ito yung buhay na gusto ko sa iyo. Sumunod ka, magtiwala ka sa akin. Ako ang bahala sa buhay mo. Ako ang bahala sa buhay mo. Nung binata po ako, trabaho ko, construction, kung ano-ano, dagat. Nung nakakilala ko sa Panginoon, nainlove ako sa Panginoon. Hindi ko naisip yung kailan ako magtatrabaho, kailan ako magkakapamilya. Alam ko, gusto ko humayo, gusto ko mag-share. Masaya ako na nakakaramdam ako ng satisfaction sa aking puso. Hindi ko binibilang ang araw kung kailan ako pupunta ng Cavite. Tatlong araw, apat, hindi ko binibilang yan. Hindi ko nabibilang yan. Pero alam nyo, akala ko hindi concern ng Diyos sa future ko. Hindi pala eh. Habang sumusunod ako sa Diyos,
inaayos ng Diyos yung future ko. Abala ako sa Diyos, abala naman ng Diyos kung paano aayusin ang future ko. Hindi ako nag-struggle mag-asawa. Hindi ako nag-struggle magkaroon ng trabaho. Dahil sa tamang panahon, binigay ng Diyos yan sa akin. Dahil ang alam ko lang, ito eh. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos natin ang pinakamagandang kumpanya. Pinakamagandang kumpanyang pasukan. Wala pa akong narinig na kumpanya na nangangako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Wala pa akong kumpanyang narinig na nangako na buhat sa aking kayamanan, sa aking kumpanya, ipagkakaloob ko ang lahat ng iyong kailangan. Laging kulang. Laging kulang. Hindi ko sinasabing masama yung kumpanya na yan, ha? Ang gusto ko lang makita nyo kung ikukumpare natin sa kumpanya ng Diyos. Sa kumpanya ng Diyos, mga kapatid. Kaya mga kapatid, napakahalaga po. Every Sunday ay talagang mag-pray tayo sa sarili natin bago tayo pumunta rito. Lord, pakita mo sa akin yung kalooban mo. Pakita mo sa akin yung turuan mo ko ng kalooban mo. Eh, core values, paano tayo mamumuhay, mga kapatid? Andyan yung ating cell group, operational. Ano yung halaga ng cell group? Sino rito ang mga nasa cell group? Taas ang kamay. Pahalagaan nyo ang mga cell leader ninyo. Mahalin nyo ang mga cell leader ninyo. Bakit? Sila kasi yung gusto nilang matiyak na ikaw ay nasa ayos. Hindi napapariwara yung buhay mo. Kaya lagi, wag kayong makulitan. Pag sinasabi ng cell leader nyo, kumusta ang quiet time nyo? Kasi number one, kapatid, palatandaan kapag ang isang Kristiyano ay lumalayo sa Panginoon, number one palatandaan, nawawala na ang panalangin, nawawala na ang pagbabasa, nawawala na ang kanyang quiet time sa Panginoon. Meron tayong cell group at meron po tayong BTC. Pagsasanay, mga kapatid. Ang JGIA may pangarap sa inyo. Ang Diyos, nakikisa ang leader ng JGIA sa pangarap ng Diyos sa inyo, mga kapatid. Kaya tayo merong BTC, meron tayong Bible Training Center. Ano yan? Anong ginagawa niyan? Sinasanay. No, mula sa pagiging convert o yung bago, kapatid, may bago tayo ngayon. Hala, hindi aksidente narito ka. No, alam ng Diyos, naniniwala ka na may Diyos. Alam ng Diyos na ikaw ay mananampalataya niya. Kaya lang gusto ng Diyos, lumago ka. Makilala mo. Hindi kontento ang Diyos na ikaw ay naniniwala lang may Diyos. Ang gusto ng Diyos, magpakilala sa iyo. Ang gusto ng Diyos, magpakaranas sa iyo. Ayan, hindi aksidente na dito ka. May nag-imbita sa iyo. Kasi ako, may nag-imbita rin sa akin. Ang lahat sa atin, may nag-imbita. Mga kapatid. No? Kaya nga, doon sa ating pagsasanay, ano nangyayari? Yung mga bago, no? Yung mga bago, yung mga talaga makikita natin, yung mga mahihina pa, no? Ito yung mga, pag sinabing bago, alam natin, eh, no? Na talagang pag dumadaan yan sa mga pagsubok ng buhay, talagang ano yan, umiiyak yan. Pero alam nyo, hindi kontento ang JGIA na umiiyak ka. Gusto ng Panginoon, ikaw ay lumalaban. Gusto ng Panginoon, ikaw ay napagtatagumpayan mo ang mga sitwasyon ng buhay mo. Kaya nga may BTC. Mula sa iyong pagiging bago, mahina ka, gagawin kang committed member, gagawin kang malakas na Kristiyano kahit na ano mga sitwasyon ng buhay mo, haharapin mo, mapagtatagumpayan mo. Bakit? Kasi may alam ka, alam mo lumaban sa sitwasyon.
Mga kapatid, ang Diyos ay isang warrior. Gusto niya maging warrior tayo sa mga laban ng buhay natin. Mga kapatid, gusto ng Panginoon maging committed member tayo. At hindi lang yan, magiging committed worker. Hindi lang, ikaw ay ginagamit din ng Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon. May plano ang Diyos sa buhay mo. Kahit ano pa ang tingin mo sa sarili mo, kahit napakalit pa ng pinag-aralan mo, kahit ano pa yung nangyari sa buhay mo, kapatid, may plano ang Diyos. Gusto ng Panginoon, gamitin ka. Gamitin ka ng Diyos. Naghahanap ang Diyos na magpapagamit sa Kanya. Sabi niya, maraming aaniin ko, konti ang manggagawa. Sino ang magre-respond? Kaya nga, sa pagiging workers, idinagdag ko to. Mas na-realize ko, sabi ko, Lord, ito pala ang magiging resulta namin. No? Kapag nagpatuloy kami, no? Naging committed member, naging committed workers, magiging committed leader kami. At kami magiging visionary servant leader. Ano yung visionary servant leader? Malinaw sa iyo ang tawag ng Diyos. Malinaw sa iyo kung anong gagawin mo. Malinaw sa iyo kung anong tatapusin mo sa mundong ito, mga kapatid. Ang isang visionary servant leader, malinaw sa kanya ang kalooban ng Diyos. As a church, kaya nga every Sunday, nililinaw ito ng Diyos sa atin through core values. Binababa sa atin, ano yung kalooban ng Diyos bilang Kristiyano? Pangalawa, hindi lamang malinaw kay Jesus ang purpose, kundi ipinamumuhay ang layunin. Sa John 17:4, ipinamuhay ni Jesus ang layunin ng kanyang buhay. Ipinamuhay niya. No, ang sabi sa Santiago 1:22 verse 25, ngunit maging tagatupad kayo ng salita, hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo yung mga sarili. Sapagkat kung sino man ay tagapakinig ng salita, ay hindi tagatupad, siya ay katulad na isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili, umaalis agad. Agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, nananatili na hindi tagapakinig na malilimutan, kundi tagatupad na gumagawa siya ay pagpapalain sa kanyang gagawin. Ano po yung sinasabi ng Panginoon dito? Kapatid, dapat din nating ipamuhay ang layunin ng Diyos. Hindi lang natin napapakinggan every Sunday. Dapat ipinamumuhay natin yung purpose ng Lord. Ito pala yung purpose ng Lord. Ang purpose ng Lord, mahalin ko ang bansa. Ito pala ang purpose ng Lord. Anong gagawin ko? Magpe-pray ako para sa bansa. Di ba? Malinaw sa atin. No? Malinaw sa atin. Kaya nga tayo nagpe-pray eh. Malinaw sa atin yan. Ang sabi ng Lord, no, kung ang aking bayan tinawag sa aking pangalan, magpapakumbaba, hanapin ang mukha ko, magpe-pray. Ano sabi ng Lord? Papagalingin niya ang bansa. Kaya tayo nagpe-pray. Malinaw sa atin yan. Ang halaga ng prayer sa bansa. Kaya nga, mga kapatid, una, ang sabi ron, dapat din natin ipamuhay ang kanyang layunin. Pangalawa, nakita ko po, ang layunin ng Diyos ay hindi part-time. Sabi mo nga, part-time. Alam niyo po ba yung part-time? Diba? Ewan, parang ano na lang siya. Parang basta may time. Basta available. Pwede ba tayo maging full-time kahit meron tayong trabaho? Pwede ba tayo maging full-time? Ang full-time kasi hindi ministry. Ang full-time, no? Ay yung layunin ng Diyos ay buhay mo. Ang layunin ng Diyos ay lifestyle. Kaya ikaw ay binata, kaya ikaw ay
kaya ikaw ay nag-aaral, kaya ikaw ay may asawa, kaya ikaw ay nanay o tatay, full-time tayong lahat sa Diyos. Ang purpose ng Lord ay siyang buhay natin. Mga kapatid, buhay mo yan. Pwede ka namang, ba, trabaho ka 8 hours o anumang oras. Pero kahit ganoon pa man, ginagawa mo pa rin yung bahagi mo. Number one, lalong-lalo na. Ano man ang kalagayan mo, kahit ikaw ay binata, mag-aral, mayroong trabaho, number one, ang quiet time. Lifestyle ang quiet time. Buhay mo na yan, mag-pray. Buhay mo na yan, magbasa ng Bible. Hindi kailangan mabago yan ng mga pagbabago sa buhay mo. Dapat lifestyle yan sa buhay natin. Ang mamuhay sa layo ng Diyos, mga kapatid, ang sabi doon, pagpapalain ng Diyos. Pagpapalain ng Diyos. Huwag kang matakot na i-align mo yung buhay mo. Huwag kang matakot na magbigay ka ng oras para sa Diyos para gawin yung layunin niya sa buhay mo. Huwag kang matakot sapagkat ang Diyos ang nangangako. Ang sino mang nakikinig, sumusunod sa Kanya, sabi ng Diyos, pagpapalain niya. Pagpapalain niya, mga kapatid. Pinaalala ng Diyos sa akin yung buhay ni Jose. Sabi sa Genesis chapter 37 verse 5 to 10, minsan ay nanaginip si Jose at naisaysay niya ito sa kanyang mga kapatid, lalo pa silang napuot sa kanya. Sinabi niya sa kanila, pakinggan niyo ngayon ito, aking napanaginip, tayo nagtatali ng mga bikis ng tribo sa bukid nang tumayo ang aking bikis at tumindig ng matuwid. At ang inyong mga bikis ay pumalibot at yumuko sa aking bikis. Sinabi sa kanya ng mga kapatid, maghahari ka ba sa amin? O mamamahala ka sa amin? At lalo pa silang napuot sa kanya dahil sa kanyang panaginip at mga salita. Nagkaroon pa siya ng ibang panaginip at isinalaysay sa kanyang mga kapatid at sinabi, ako'y nagkaroon ng isa pang panaginip. Ang araw, ang buwan at ang 11 bituin ay yumuko sa akin. Subalit ng kanyang isaysay ito sa kanyang ama at mga kapatid, siya ay pinagalitan ng kanyang ama at sinabi sa kanya, ano itong iyong napanaginip? Tunay bang ako ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harapan mo? Ano po ang background ng mga verse na yan? No, yan po ay ang Diyos ay naglalagay kay Jose. Inilalagay ng Diyos kay Jose ang plano ng Diyos sa buhay niya. At talagang itong panaginip na ito ni Jose, itong natanggap niyang ito sa Panginoon ay talagang pinanghawakan niya. Pinanghawakan niya ito at alam nyo, ang ibig sabihin niyan, doon po sa ibang istorya, itong si Jose ay naging gobernador. Pangalawa sa paraon, pinakamakapangyarihan. Pangalawa sa pinakamakapangyarihang pinuno sa buong Ehipto. Mga kapatid, kaya yung mga panaginip niyang ito, na pati talaga po, kasi talaga yumukod sa kanya ang mga kapatid niya, yumukod sa kanya si Jacob, kasi hindi nila kilala na yung pala yun. Sabi si Jacob, di niya pala alam na anak niya pala yung gobernador. Hindi alam ng mga kapatid na yung palang gobernador ng Ehipto ay kanilang kapatid. Nung dumating na, narating na ni Jose yung kanyang destiny, yung kanyang purpose ng buhay niya. Mga kapatid, alam nyo, hindi yan naging madali. After niyang ma-receive yan, ano nangyari dyan? Ang daming mga against sa dream na yan. Ang kanyang mga kapatid, even nga ang magulang niya, at hindi lang yan. Ang dami niyang pinagdaanan, mga kapatid.
Hindi madali. Hindi talaga madali. Hindi talaga madali na tayo ilalakas sa purpose ng Lord. Walang pinangako ang Panginoon na kapag ikaw ay naging Kristiyano, kapag sumunod ka sa Kanya, hindi ka na magkakaproblema. Sinabi ba ni Lord yan? Hindi. Pero di man sinabi ng Lord yan, ang sabi ng Lord, hindi naman kita pababayaan. Hindi naman kita iiwan. Sabi ng Panginoon, hindi naman kita pababayaan, hindi naman kita iiwan. Sasama ako sa iyo, sabi ng Panginoon. Kaya bakit ko ito sinasabi, mga kapatid? Ito po. Anuman ang kanyang pinagdaanan sa pangit na sitwasyon, mga kapatid, sa pagpapala, mga kapatid, sinunod ni Jose ang layunin ng kanyang buhay. Napakahirap ng pinagdaanan ni Jose. Pero pinanghawakan niya ang purpose ng Lord sa buhay niya. Sa magandang sitwasyon, sa pangit na sitwasyon, ano nangyari, mga kapatid? Sa pinakamababang sitwasyon, pinagpala si Jose ng Diyos. Nung naabot niya yung purpose ng buhay niya, biniles siya ng Lord. Hindi lang siya, kasama ang kanyang pamilya na biniles ng Panginoon. Mga kapatid, hindi smooth? No, hindi. May mga extra na oras, may mga extra na, teka, may mga gagawin sa church, ano ba yan? Katatapos lang ng Sunday. May training pa? Katatapos lang ng Sunday, ilang minuto lang. Eto si cell leader. Mga member, halika kayo. Mag-uusap tayo dito. Pag-uusapan natin kung ano ang inyong natutunan. Tama? Pero malinaw ang purpose ng Lord, hindi ka mag-i-struggle! Alam mo kalooban niya ng Diyos, inilalagay mo pa, Lord, kalooban mo yan, lalakad, pupuntahan ko yan. Lord, kalooban mo yan, lalakad ako dyan. Kaya napakahalaga. Kaya kay Lord, namatay si Jesus sa krus. Naibigay niya ang buhay niya. Bakit? Malino kasi sa kanyang purpose ng buhay niya. Alam niya. No, kaya mga kapatid, sa pangit, sa sitwasyon, sa mga sitwasyon, mga kapatid, tumuloy lang tayo sa Panginoon. Tumuloy lang tayo, mga kapatid. Huwag kang gumive up, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos, hindi kanya titigilan, hindi kanya pababayaan. Hahawa, hanggang humahawa ka sa kanya, Lord, gusto ko yung purpose mo, hindi ka bibitawan ng Diyos. Hindi ka bibitawan ng Diyos. Pangatlo, tinapos ang layunin. Nakita natin doon, sabi sa John 17:4, niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawain ibinigay mo sa akin. Tinapos ni Jesus ang layunin ng kanyang buhay, mga kapatid. Tinapos ni Jesus. Dapat tayo rin. Habang nabubuhay tayo, ang gusto natin, matapos natin yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Tapusin natin. Pinapagawa ng Panginoon. Sabi sa John 4:34, sinabi sa kanya ni Jesus, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban na nagsugo sa akin. Tapusin ang kanyang gawain. Ano ba yung pagkain? Pagka nasa harapan ka ng pagkain, ano ang reaksyon mo? Di ba masaya? Sasabihin niya, teka, harap ko si pastor, hindi po ako masaya. Masaya pag nasa harapan ng pagkain at yung mga pagkain, ang sasarap. Masaya ba? Di ba? Pag nasa harapan ka ng pagkain, excited ba? Amen? O pag gagawin yung kalooban ng Diyos, excited ka pa ba? Mga kapatid, si Lord, pagkain sa Kanya yan, yung gawin.
at tapusin yung pinapagawa ng Panginoon. Ibig sabihin, pagkain ang tingin niya dyan. Ano ang tingin mo sa pag may pinapagawa si Lord? Trabaho? Obligasyon? O ngayon, nakikita mo na itong pagkain. Pagkain yan. Mag-evangelize? Pagkain ko yan. Lalakas ako dyan. Magpe-pray. Gigising na maaga, magpe-pray. Pagkain ko yan. Lalakas ako dyan. No, paano tinitingnan? Sabi ni Lord, yung aking pagsunod, pagkain ko yan. Sabi ng Panginoon. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8, tungkol sa akin, ako'y binuhos na tulad ng inuming handog at ang panahon na aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang aking ang pananampalataya. Kaya mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangat sa kanyang pagpapakita. Ang nagsalita po niya ay si Paul. Nagpapaalam siya kay Timothy, yung anak niya sa pananampalataya. Sabi niya, oh, Timothy, ako ay pa-flight na. Sabi ni Paul, alam na ni Paul kung kailan siya mamamatay. Alam na ni Paul. Pero sabi ni Paul, ako ay nakipaglaban akong maigi. Sabi niya, no? Tinapos ko yung takbuhin, sabi ni Paul, no? Kaya nakita ko rito mga kapatid, paano ba natin makikita yung sarili natin na talagang seryoso tayo? Tatapusin natin yung laban, tatapusin natin yung kalooban ng Panginoon. Amen. O ito mga katunayan. Sabi, nabuhay at namatay si Paul sa layunin ng Diyos. Paano? Kapag ang isang Kristiyano ay puspusang lumalaban, kahit anong nangyayari, ano man mga problema sa buhay, nagpapatuloy sa Panginoon. Seryoso yan tapusin ang purpose ng Lord. Pero kung may mga problema, aayaw tayo, aalis tayo sa Panginoon, manlalamig tayo, kapatid, no? Si Paul, ang sabi nga kay Paul, siya ay super apostol. Eh, lagi lang natin nakikita yung super apostol. Lagi lang natin nakikita, himala, bumuhay ng patay, nagpagaling. Hindi natin nakita yung hirap ni Paul. Hindi natin nakita yung mga sakripisyo ni Paul para lang sa purpose ng Lord. Mga kapatid, kaya nga sinabi niya rito, oh, Timothy, baka akala mo eh, porkit ako eh, super apostol eh, puro ganda na. Ang sabi niya, Timothy, ako ay puspusang lumaban. Kapatid, kalooban ng Diyos, meron ka bang pinagdadaanan ngayon? Meron ka bang sitwasyon ngayon? Ano ang kalooban ng Diyos, kapatid? Puspusang ka lumaban. Lumaban ka, kapatid. Lumaban ka. Sapagkat sinabi ng Diyos, ang laban mo, laban ko. Sabi ng Panginoon, lumaban ka. Huwag kang uurong. Laban lang, kapatid. Laban lang. Tapos, tinatapos ang takbuhin, mga kapatid. Nahindoon ka na talagang andyan yung gusto mo talaga. Tumatakbo ka. Patuloy ka, nadadapa tayo. Yes, kahit si pastor, kahit yung mga leader nyo, nadadapa. Pero tatayo kami, magpapatuloy pa rin kami. Dapat ganun tayo. Tatapusin natin. Yung, kasi alam nyo, ang napakaganda dito sa takbuhin ito, walang first honor, walang gold medal, walang bronze, walang silver. Ang usapan, tinapos mo yung takbuhin. Pag tinapos mo yung takbuhin, panalo ka, gold medal ka. Kaya, pagtakbo, nadadapa, bangon. Bangon lang. Punta doon sa takbuhin mo. Takbo lang tayo. Takbo lang. Kung hindi mo kaya tumakbo, gapang. Gapang lang. Pag hindi mo kayang gumapang, pahinga ka muna. Pero huwag kang aalis sa pwesto mo, ha? Magpahinga ka lang para makagapang ka uli. No? Gapang. Ha?
So, takbo lang. Pahinga lang yun, ha? Pahinga, kaya ka umuupo, nagpapahinga ka. Hindi mo sinasabing, ayoko na, Lord. Ayoko na. May paiyak-iyak ka ba? Ayoko na, Lord. Hindi. Nagpapahinga ka. No, saan ka nagpapahinga? Ang pahinga doon sa prayer. Nagpe-pray ka. Di ba sabi ni Lord, siya na naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas tulad ng isang agila. No, ang pagpapahinga, hindi pag-alis kay Lord. Delikadong pagpapahinga yan. Ang pagpapahinga, pumunta ka doon sa presence ng Lord. Sinasabi mo sa Lord, Lord, nanghihina ako, Lord. Lord, nag-aalinlangan ako, Lord. Sabihin mo, magpakatotoo ka sa Panginoon. At sasabihin ng Lord sa'yo, bibigyan ka ng bagong lakas. Kapatid, takbo lang. Ang seryosong Kristiyano, patuloy na tumatakbo para abutin yung purpose ng buhay niya, kapatid. Pangatlo, nananatiling tapat. Ano man ang nangyayari sa paligid, ano man ang nangyayari sa sitwasyon, ano man mga sitwasyon, nagtatapat pa rin tayo sa Panginoon, mga kapatid. Ano po yung challenge ng Lord sa atin sa umagang ito? The greatest victory of life here on earth is to live and to finish God's purpose sa buhay natin. Sabi ko nga dyan, ano pa eh? Achievement. Alam nyo, araw-araw, lagi ko sinasabi sa Panginoon yan. Pag ako'y akto na, makakapag-pray na ako, Lord, thank you for this greatest victory. Makakapag-pray ako. Thank you, Lord, for this great blessing. Makakapag-pray ako. Makakapag-basa ako ng Bible. Makakapag-worship ako sa iyo. Lord, salamat for this great privilege. Lord, bawat araw, alam mo ba, ang pananalangin, bawat araw, ang pagbabasa ng Bible, ay araw-araw na greatest achievement ng isang Kristiyano? Bawat araw, pinamumuhay mo yung purpose ng Lord. Pag nagpe-pray ka, pinamumuhay mo yung purpose ng Lord. Bakit? Nakikipag-fellowship ka kay Lord. Nagwa-worship ka kay Lord. Personal. Ginagawa mo yung highest purpose ng Lord, ikaw at ang Panginoon. Kaya bawat araw, matatapos yung buong araw, meron kang na-achieve. Ang sarap matulog dahil nakapag-pray ako, nakapag-basa ako ng Bible. No? Tapos meron ka pang nakapag-share ka pa. Wow! Sarap ng tulog mo. Eh? Tanong natin kay Kuya Kaloy. Sarap ng tulog niya si Kuya Kaloy. Lagi nag-share Kuya Kaloy eh. No? So, the greatest victory of life here on earth is to finish, to live and finish. Kaya nga mga kapatid, dapat din nating ipamuhay, tapusin ang layunin ng Diyos sa ating buhay upang tayo maging ganap na visionary servant leader. Ito po yung memory verse natin, John 17, verse 3 and 4. God bless po sa bawat isa. God bless po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay mag-pray sa Panginoon. Mag-respond po tayo sa pamagitan ng panalangin. No? Saan ka kinausap ng Diyos dyan? Hindi mo kailangan i-memorize yung buong mensahe. Saan ka kinalabit ng Lord sa mensahe? Ay sa unahan, kinalabit ka na. Sa gitna, kinalabit ka. Sa bandang huli, ninaanto ka na. Sa bandang huli, bigla kang nakaramdam ng kalabit ng Lord. Mag-respond tayo ngayon, mga kapatid. Paano ka kinakausap ng Diyos sa umagang ito? At kung ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon, kapatid. Ano yung gusto ng Lord? Pinagdadaanan mo. Nakakaramdam ka ba ng kabigatan ngayon? May tanong ba sa puso? Bakit ganito? Kailan ako sumusunod sa Panginoon? Eh bakit parang ang bigat ng buhay ko ngayon? Kapatid,
hindi nagbabago ang Diyos. Napakaganda ng plano niya sa buhay mo. Kahit na sa pinakapangit na sitwasyon, ginagamit ng Diyos para ihanda tayo doon sa purpose ng Lord sa buhay natin. Mga kapatid, ang isa sa pinakakahinaan ko, napakamahiyain kong tao. Pag may pumupuntang babae sa bahay, tumatakbo ako sa taas. Parang Maria Clara. Hindi ako nagpapakita. Ganyan po. Kaya wala akong mga naging kaibigang babae. Kasi tingin ko sa sarili ko, pangit. Pero alam nyo, nung naging Kristiyano ako, mahihiyain pa rin ako. Alam nyo, binigay na trabaho sa akin ng Panginoon sa pabrika. Haharap ako sa maraming babae. Lord, alam mo, mahihiyain ako. Alam nyo, una kong trabaho sa pabrika, hiningi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko yung trabaho ni Kuya Nep. Maganda yung ano, sweldo, maganda. Pero alam nyo, dumating sa akin, janitor. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ang hiningi ko sa iyo, yung kay Kuya Nep. Bakit ito, janitor? Ang sabi ng Lord sa akin, naglalaba pa ako doon, umakit ako sa taas. Tinanong ko si Lord. Kasi dumating yung bayo ko, Tuy, may opening sa aming trabaho. Janitor, payag ka. Hindi ako nakasagot. Sabi ko, sige, sabihin ko sa iyo mamaya. Hindi ako mapakali. Akit ako sa taas. Lord, sabi ko, ang gusto ko yung kay Kuya Nep eh. Bakit janitor? Alam mo, bumulungan Diyos. Sabi niya sa akin, ano ang gusto mo? Kasama mo ko o hindi? Ikaw. Siyempre, Lord, gusto ko kasama kita. O tanggapin mo yung janitor. Kasama mo ko dyan. Nung tinanggap ko ang janitor, nagulat ako. Maglilinis ako sa ilalim ng mga sewing machine ng mga babae. Nakaranas ako ng mga supladuhan. Naglilinis ako. Talaga sabi ko, nanliliit ako. Sabi ko, Lord, ayoko na. Dito mo pa ako dinala. Nag-pray ako, sabi ko, umiyak ako, Lord, ayoko na. Nag-pray ako, nakakita ako ng vision, isang palayok na hinuhubog. Noong nakita ko yun, sabi ko, naintindihan ang puso ko, Lord. Meron kang ginagawa sa akin. Kaya tinanggap ko yung challenge. 5 buwan ako nag-janitor. Harapin yung mga maraming babae, ano man mga ugali. Bakit? Kasi magpapastor ako, hindi pwede sa pastor mahiyain. Ang ngayon, kapal-kapal ko ngayon, no? Alam nyo, lalo akong umaharap sa maraming tao, lalo makapal ang mukha ko. Hindi ko alam kung paano ginawa ng Lord to sa akin. Basta alam ko lang, nag-submit lang ako sa pinakamahirap, parang napakahirap na sitwasyon. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, kung dumadaan ka sa mahirap na sitwasyon ngayon, kapatid, pero alam mo na nasa kalooban ka ng Diyos. Kapatid, huwag kang mag-struggle. Kasi mahalaga sa Diyos yung karakter. Mahalaga sa Diyos yung puso. Bago ka pumunta doon sa tawag ng Diyos, inihahanda ng Diyos ang karakter. Baka pag pumunta ka doon, mayabang ka. Pag nain doon ka na, iyabang mo, kala mo, dahil sa akin, lumalago ang church. Dahil sa galing ko mag-preach, kaya eto lagi sila. Ang yabang mo. Pero, pag pumunta ka na rito, sasabihin mo, nakakatayo ka sa biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos, nakakapagsalita ka. Alam na alam ko kung sino ang nagbibigay sa akin ng lakas. Alam na alam ko, hindi ako ang Diyos. Tumatayo ako sa biyaya ng Diyos. Kaya kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo kapatid, dumiretso ka lang, magtiwala ka sa Panginoon. Dadating yung araw, makikita mo, magpapasalamat ka sa Panginoon. Sige, kapatid, mag-pray ka lang.
sa umagang ito, kahit ano yung mga sitwasyon na pinagdadaanan mo, kaya ikaw ay binata, ikaw ay may asawa, ikaw ay nanay, ikaw ay tatay, ikaw ay sabihin natin na medyo may edad na. Kapatid, kahit na may edad ka na, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Natatapos lang ang purpose ng Lord pag patay na tayo. Habang ikaw ay buhay, andiyan pa ang purpose ng Lord sa buhay mo. Kausapin mo ang Panginoon sa umagang ito. Mag-respond ka sa umagang ito sa Panginoon. Hallelujah, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kung ikaw naman ay dating gumagawa sa Panginoon, napatigil ka, kapatid, ini-encourage ka uli ng Panginoon. Ang gift and calling of God is without repentance. Never na nagbago ang Diyos. Kapatid, magsimula uli tayo. Magsimula ka uli. Hindi nagbabago ang Panginoon. Hallelujah, O God. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, salamat po, Diyos. Salamat sa napakasagana mong biyaya, Panginoon. Salamat na muli pinakita mo sa amin na ikaw ay merong plano sa buhay namin. Panginoon, ang aking dalangin sa umagang ito na tulungan mo po kami, tulungan mo ang bawat isa na tutugon, O Diyos, sa plano mo, O Diyos, sa mga buhay nila. At Panginoon, anuman ang mga pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, Lord, naniniwala ko hindi ito aksidente. Meron itong magandang gagawin sa buhay ng bawat isa. Kaya sa umagang ito, dalangin ko masagana mong biyaya na dumaloy, masagana mong kapangyarihan dumaloy sa bawat isa, O Diyos, na Lord, na siya nga pong magbibigay ng bagong lakas, bagong sigla, bagong pag-asa na ang bawat isa ay muling tatayo, tatakbo doon sa hangganan, O Diyos, na ninanais mo na takbuhin namin, Panginoon. Hallelujah, O God. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, I pray, yung pangako mo, sabi mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Yung mga kapatid ko na sumusunod, nagkakaroon ng mga pangangailangan, nagkakaroon ng mga sitwasyon, O God. Panginoon, Lord, gusto mong magpakilala, gusto mong magpatotoo. Kaya dalangin ko, maranasan nila sa umagang ito ang provision mo sa lahat ng kanilang mga pangangailangan ngayon, O God. Lord, dalangin ko po, aalis silang pinagpala mo sa lugar na ito. Aalis sila na pinagpala mo sa pangalan ni Jesus. Aalis sila, O Diyos, na kinatagpo mo ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos ng pagpapala sa lahat ng aspeto ng buhay namin, O Diyos. Hallelujah. Salamat, salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen.